Ayan, ito na yung update sa ating mini farm ng Decal Dwight. Ganyan na yung kinalabasan. Nailipat na namin dito sa gilid at natanggal ko na yung mga division divider dito sa kulungan. So bakante na rin dyan. Malinis ng tignan. Ayan, ganda ano, mga kanoypi. Alright. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Happy Sunday sa inyong lahat mga kanoypi. Hindi tayo mamamasada ngayong hapon. At kaninang umaga, nagsimba kami nila Mrs. at Baby Micah. Ngayon mga kanoypi, mag-aayos muna tayo dito sa kulungan ng aking mga manok na Decal Dwight. Bali, tatanggalin ko na yung ano, yung divider niya sa ano, sa mga kulungan. Papakita ko muna sa inyo yung tatanggalin natin ngayong araw mga kanoypi. At nandiyan na yung mga manok ko. Alright. May mga itlog na. Nandun yung isa pang itlog mga kanaypi. Bali ito, babaklasin ko na to mga kanaypi. Tatanggalin ko na yung divider niya dito sa gitna. Pati yan. Tatanggalin ko na to. Bali kasi, yung mga manok na yan, ilalagay natin dito sa area na yan mga kanaypi. So, kailangan kong baklasin itong ano, itong mga divider na yan. Ayan yung gagawin ko ngayon. Dahil nga mga kanoypi, kailangan ng may lipat na rin yung ano, yung mga sisiw na nandoon sa ano, sa brooder pen. Halos magdadalawang buwan na yung mga manok na yon. Kaya kailangan ng ilipat dito. Hindi na sila magkasya dun sa ano, sa brooder pen mga kanoypi. Kaya kailangan ko nang gibain itong divider nitong kulungan na to. Right? So, kunin ko na yung tools ko mga kanoypi nang maumpisa na natin yung pagbaklas ng divider sa kulungan. Ayan. Ito yung kailangan natin, yung drill tapos yung martilyo at lagay ng wood screw mga kanoypi. Ayan. Nang maumpisan na itong pagbaklas. Bali kaninang umaga, naglinis na rin ako dito sa kulungan ng mga manok mga kanoypi. Nagtanggal na rin ako ng mga ipot nila. Ayan. Papasilip ko muna sa inyo yung mga manok dito. Ayan. Ang ganda na. Dami ng itlog mga kanoypi. So ayan. Umpisan na nating magbaklas. Bali ito yung naumpisan ko nung nakaraan. Nagtanggal ako ng ibang ipa ng palay. At meron pa yan. Tatanggalin ko pa yan sa susunod mga kanoypi. Pag nabaklas na itong ano, mga nilagay-lagay ko dito at mga divider niya. So, ang unahin ko, tanggalin ko muna itong pintuan dito. Nabaklas na yung pintuan mga kanoypi.
right away. I came here to party. Ito na mga kanepi, natanggal ko na yung ibang kahoy na nandito sa loob ng kulungan na to. Yan, yung mga patungan dito, natanggal ko na. At ito, babaklasin ko na to mga kanepi. Yung net, tapos yung yero, tatanggalin ko na rin yan. At isusunod natin ito mamaya. Baklasin natin yan. Pati yan mga kanepi, tanggalin natin para maging diretso na to. Dito na lang ako siguro maglalagay ng divider niya sa susunod mga kanepi. Kasi nga kailangan din may divider yung ano, yung magiging kulungan ng maliliit na manok. Tatanggalin ko muna to para ano, makita ko kung saan pwedeng magkasya yung battery cage na yan na nandito sa kulungan na yan. Ayan mga kanepi. Baklas ko na rin yung nandito sa side na to mga kanepi. Ayan. Open na, open area na dito. Tignan nyo naman. Ayan. So dito tayo sa ano, sa mga manok. Kitang kita nyo naman yung katanggal yung mga divider dyan sa gitna. So itong kulungan natin, pahaba sya mula dito sa labasan pag ganun. Ayan. So pag pwede na yung mga manok ko na maliliit doon, pwede pa dito sa ano. Maganda sana kung isang ganito pa battery cages mga kanepi na tatlo. Parang ganito yung design niya. Ayan, dito. So temporary yung battery cages na yan na isa. Dito muna. Habang hindi ko pa naitataas itong bubong. Kasi balak ko mga kanepi na itaas itong bubong ng kulungan na to. Para mas mataas siya, hindi masyadong mainit. At pwede kong ilagay yung battery cages na yan, na mga manok na yan, dito sa ibabaw na to mga kanepi. Pwede ko siyang ipatong dito sa taas para minimize yung space ng kulungan ng mga manok, di ba? Mas magandang tignan para pag malalaki na yung mga manok na yon na nandun sa battery brooder pen, ilalagay na rin natin dito sa area na yan mga kanahipi, para dalawang battery cage yung magkatabi, di ba? Tinapos ko ng baklasin lahat mga kanepi, pati yung nandito sa gitnang puste kanina, tinanggal ko na. Ayan, mas malinis ng tignan mga kanepi. Oh, yan.
Kahit dito wala na yung poste na yun na nandito mga kanayupi. Ayan, tinanggal ko na. Ayan na yung ano mga kanayupi, update sa ano, sa kulungan ng manok, yung divider, yung pagtatanggal natin. Ayan. So ayusin ko na lang na i-plaster dito mga kanayipi. Papatagin ko na lang at ililipat ko na mamaya yung ano, yung battery cage na yan. Pero gagawa muna ako ng ano, magiging patungan niya dito sa area na yan mga kanayipi. Ayan mga kanipi, nandyan si Rin yan, no? Kunin natin itong mga itlog mga kanipi para mailipat na itong kulungan. Dayos ah, lalaki no? 12 12 pieces yung itlog. Ayos ah. Ayan, tayo, naglalagay na tayo ng ano, patungan nung cage mga kanayipi. Ayan mga kanayipi, try natin ano, na ilipat na yung kulungan na to, yung battery cage. So parang hindi pwedeng ano, baliktarin mga kanayipi. Masikip dito, hindi pwedeng magbaliktad. Paano kayang gagawin namin? Nailagay ko na yung magiging patungan ng ano, ng battery cage. Pinakuha ko na yung itlog doon ni Rin yan mga kanayipi. Yan, may bagong itlog na naman. Ayos na mga kanayipi yung paglipat natin ng battery cage ng manok. Nalis ko na doon at nailipat na namin dito sa area na yan mga kanayipi. Ayan, mas magandang tignan ngayon mga kanayipi dahil isang linya na lang sila. At parang anluwang talaga nung pwesto natin, no. Natanggal kasi yung mga divider niya. Ayan. Alright. Nakapag-harvest na si Rin yan kanina ng itlog. May dalawa na naman mga kanayipi na itlog dito. Ayan. Nalagyan ko na rin ng ano, ng bago nilang painuman. Ayan mga kanayipi, pupunta na kami nila Rin yan, Bentong, sa ano, sa Kamanang, para bumili ng ipa. Yan si Bentong oh. Sinabi yan?
dyan, ma'am. Dali ko doon. Ayan, teka na eh, bibit. Preso lang. Ha? Buti na lang, hindi umaandar yung makina, mga kanito. Kung umaandar yan, hindi tayo kukuha. Makati. Ako na yan yun. Ang dami na naman Ayan mga kanipi, nandito na kami. Ayan mga kanipi, ibaba na natin to. At mamaya wawasingan ko pa si Mia dahil Makati yan eh. Makati itong ipanangpalay na yan. Para bukas, kondisyon na naman si Mia at malinis, mga kanipi. So siguro, hindi ko muna ilalagay ito sa, ano, sa kulungan, mga kanipi. Hindi ko muna ibubuhos doon sa kulungan. At papatuyuin muna natin yung ano, yung ipanangpalay doon sa loob bago natin dagdagan. Ayan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat. So sa mga nag-comment sa last ng mga videos ko, tapusin mo tong vlog na to, baka nandito mo pangalan mo. At umpisan na natin mga kanipi. Happy happy 37th birthday kay Rose ngayong October 26. From your loving mom, Cecilia Mendiola from California, USA. Ayan, happy happy birthday dyan sa US. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Auntie Marites Garcia Andres from Nankesan. Ayan, shoutout. Shoutout na rin mga kanipi kay Ben Cruz. Shoutout na rin kay Uncle Felipe Santiago. At shoutout na rin kay Uncle Stevie Doc from Bitis, Pampanga. Shoutout na rin kay Kuya Larry. Shoutout na rin mga kanipi kay Leo Degario Versosa. Shoutout na rin kay Viva Lola Vlogs. Shoutout na rin kay Arby Panado. Shoutout na rin mga kanipi kay Henry Garcia. Ayan, dyan na naman nagtatapos ang ating pag-shoutout mga kanipi. At kung gusto mong ma-shoutout yung pangalan mo, yung YouTube channel mo, just comment below lang mga kanipi para sa next vlog ma-shoutout natin yan. So thank you so much na naman sa pagsama ngayong araw ng Linggo sa pagkumpuni ko dito sa aking mini farm. So yan mga kanipi, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.